Better word ka mamaya. What up, Duchess? It's your girl, Ara, back again with another video. And for today's video, it's a very basic topic, lalo na sa mga fur parents dyan, or mga first time fur parents dyan. And this video is about how to clean your dog's ears. Or applicable rin to actually sa cat ears. However, wala akong pusa. Pinaka-example ko lang talaga ay mga aso namin dito sa bahay. For those of you yung mga first time na mapadpad dito sa channel ko sa video to, hello, I'm Ara. I'm actually a graduating veterinary medical student. So, kaya may knowledge ako about this. And I'm just sharing to you guys kung ano mga kailangan yung gawin as a fur parent. Bakit nga ba kailangan natin linisin yung tenga ng mga aso natin? Unang-una is to prevent ear mites. Ear mite is actually an ectoparasite na nananatili sa tenga. That's why it's called ear mite. Some symptoms of ear mites are discomfort, head shaking, scratching of ears, tapos yung dark waxy discharge. Pag dumami at nagkumpul-kumpul dyan, it can lead to ear infection. To prevent bacterial infection, fungal infection, and also parasitic infection. So yung tatlong yun, very common siya. Kaya mapapansin nyo yung ibang aso, bakit ang baho ng tenga? Kasi hindi pala nanilinis. Or kaya bakit palaging kinakamot yung tenga? Parang ikaw lang, like humans, diba? We also need to take care of our ears. Hindi naman tayo 1 year hindi nagtatanggal ng earwax sa tenga natin, di ba? So, kailangan natin talaga linisin yung tenga ng mga aso, which is usually napansin ko, lalo na nung nagpa-part-time ako, maraming fur parents ang hindi alam yung proper na paglilinis ng tenga ng mga aso or kaya pusa nila. Without further ado, simulan na. Here are the materials that you will need. Hemostatic forceps or curved forceps. Kaya preferred to kasi mas mabilis makapaglinis or ma-reach yung area ng tenga ng aso natin or kaya pusa. Absorbent na cotton. And sumunod, syempre, ang ating ear cleansing liquid. Actually, any ear cleansing liquid would do. Ito lang yung pinili ko kasi so far, it's kahit pa paano organic. If wala kayong mga ganito, pwede na naman yung cotton buds. However, problema kasi doon sa mga cotton buds, pwedeng maputol. And also, parang masyado siya maliit. Pero so far, pwede yun. If wala talaga kayong mga ganitong klaseng items. For the items, meron akong link sa description box nung ear cleansing liquid ko, yung cotton pads, cotton balls, and also itong hemostat forceps or itong forceps na to, meron ako in the description down below. So next naman, kunin natin ating active participant for this video! Guguluhin ko muna yung mga asa ko dun sa gilid. Teka. Sino na ang ating contender of the night, of the day? Si Kisses! O, tulog yarn? Kisses, tara! Tara! Bilis! Pika dito! Kisses! Uy, uy! Yeah. Ito na, ito na! Ito na ating contender! Ayan! Ito na po si ating Kisses! Antok-antok yan kasi siesta time niya. Ginalo ko siya. Si Oreo nagsiselos dahil akala niya makipaglaro ako kay Kisses. First step is to actually find a table or a high table kung saan mo pwede ilagay yung aso mo. Or somewhere na kung saan pwede siyang komportable at humiga lang. And also, abot nyo. Kasi syempre, linisin mo yung tenga, di ba? And next, ayan, makikita niyo, ito na yung tenga nila. Ayan, ito ang itsura ng external part ng tenga nila. Don't worry guys, kasi yung tenga ng mga aso, hindi naman siya katulad ng sa tao na isang diretso, pasok mo ganun, diretso agad eardrums, hindi. Sa kanila kasi, I'll show a picture right here, palalim, and then saka mo lang ma-reach yung eardrums, which is malayo pa. And hindi mo talaga maabot, and hindi maabot ng hemostat, or itong forceps na to, or any cotton buds. So get your hemostat forceps, or itong forceps mo. Then next, yung cotton, just a small amount. Tapos, open it, ika-clamp mo yung cotton ball dito, or yung cotton. Make sure na magla-lock to. After that, iti-twist mo to. Magmukha siyang ganito. Perfect. Next is get any lid or any parang sulyaw or lagyan or takip. Yan, basta lalagyan. Tapos, dun mo ilagay yung liquid or yung cleansing liquid. Dito mo isasawsaw or dito ko kukuha ng cleansing liquid. So now, i-dip ko. Yan yung tenga ng Kisses. Una muna is yung outside. Yung mo gustong-gusto niya, oh. Yung outside area nung tenga niya. Oh, sarap. Sarap yarn. Yung mga
crevices, mga area na yan. Then next, let's go down. Pasok na natin sa loob. Mararamdaman nyo naman na magsa-stop na yung ano, forceps kasi yun na yung dulo nun. Wala naman kayong matatamaan na eardrum dyan. Malinis pa tinga mo. Sarap. Tingnan mo, gustong-gusto niya. Yan. Another thing, guys, kailangan nyo itong gawin talaga to prevent ear infections sa kanila. Isa sa mga common problems ng mga aso na may ganitong droopy ears is yung magkakaroon sila ng ear infection due to accumulation of serum in sa tenga nila. It's part of their hygiene talaga. Tingnan, nakabalang tenga. Good girl! Again, yung outside. Make sure na makuha nyo lahat ng mga serum in sa mga crevices ng tenga. And then, go in deep. Good girl! Lastly, kuha kayo ng cotton pad or cotton ball. Dip it here. Dip it. Tapos mamaya punasan ulit natin ng bagong cotton. Para sa labas, outside ng tenga. Then, another one. Do it again for the other ear. Sarap na sarap ka, girl. Sarap. And another dry one. Yan, okay na. So, yan guys, ganun lang actually kasimple. Medyo at first possible matatakot kayo and maraming trial and errors and depende rin sa pag-handle nyo sa aso. Pero ayun, ang biggest tip ko pag ginagawa nyo to is to put them in a high table talaga na kung saan medyo matatakot sila para medyo stable sila sa area na yon. Tapos ayun, simulan nyo lang linisin. Huwag kayong matakot na to go in deep kasi mararamdaman nyo naman na magsa-stop yung forceps or yung cotton buds do sa area na yon. I hope you learned something new. And comment down below kung ano pa yung mga gusto nyo matutunan. So yun lamang. Don't forget to subscribe to my channel for more pet owner education, vet-related content, and lifestyle content. Subscribe na kayo. And also, don't forget to follow me on TikTok, on Instagram, on Twitter. It's Ara Vertusio. More content out there sa social media. And, ano ba? Yun lang. Kisses, ayan. Kisses and Ara, shining off. Signing off na. Bye-bye. Bye-bye. Sabi mo, kisses. Bye-bye. May reward ka mamaya.